So nagharap nga muli itong Los Angeles Lakers at pati na rin Houston Rockets. Dalawang game nga silang dalawa ang magkalaban. Ganito na nga ang mga bagong schedule o mga bagong laruan sa NBA ngayon para hindi na rin agad palipad-lipad o palayo-layo ang mga NBA teams. Kung kakalabanin nila ng dalawang beses ay magkasunod na ngayon. Katulad din sa Spurs, nakalaban din ng Lakers na dalawang sunod. So sa muling pakikipaglaban nga ng Los Angeles Lakers dito sa Houston Rockets ay talagang dinimolish nila o tinalo talaga nila itong Houston Rockets sa pauna ni LeBron James at ni Anthony Davis nung sa first game naman. First quarter pa nga lang nung unang laro nila ay talagang tinambakan na nga ng Los Angeles Lakers ang Houston Rockets at wala nang nagawa ang Rockets at wala silang nasagot sa malulupitan at mahabang run ng Los Angeles Lakers. Hingga sa tinambakan na sila at ayun, natalo nga sila ng first game nila nung Monday. Habis ngayon, naglaban ulit sila Wednesday, ganun na naman ang nangyari. Umpisang-umpisa pa lang ay talagang binuhos na ng Lakers ang kanilang puwersa dito laban sa Houston Rockets. First quarter pa lang ay meron na agad silang 18-point lead. At tumawid pa ito ng mga 20+ nung talagang nagiinit na ang Los Angeles Lakers mula sa 3-pointer. At nagresulta nga yan na itong 3-pointer ni LeBron James na look away 3. Matapos nga yan ay talagang nagwala ang Los Angeles Lakers sa kanilang bench. Nag-celebrate talaga sila sa puwanan na ito ni Dennis Schroeder. So kung familiar sa inyo yan, itong move na ito ni LeBron na look away 3 ay dati na nga natin napapanood yan. Si Steph Curry ang gumagawa niyan. Hindi man siya talaga ang nagpauso niyan pero siya ang nagpasikat ng look away 3. Hindi man talaga signature move ni Steph yan, talagang pinasikat niya lang talaga yan. At siya nga ang pinaka parang representative ng move na yan. So sa laban nga ng Los Angeles Lakers laban sa Houston Rockets ay talagang pinakita ng Los Angeles Lakers kung ano ang kanilang capability o capacity ng kanilang team, kung ano mang kayang gawin nila kapag sila ay talagang 100% sa paglalaro. Kung napanood nyo nga yan ng first quarter to second quarter nila ay talagang parang bata lang ang mga kalaban ng Los Angeles Lakers. At doon ang mga Houston Rockets ay talagang walang sagot. Grabe yung depensa ng Los Angeles Lakers. Talagang smothering defense yung sinasabi nila sa NBA. Talagang suffocating defense. Panay turnover nga ang Houston Rockets at hindi rin sila makadrive. Tapos panay threes naman sila pero contested 3. Talagang gaganda ng switching ng Lakers. At yun, nag-struggle nga sila. Tinambakan na nga sila simula pa lang ng first quarter at ayun, wala na silang nagawa at natalo nga muli sila for the second straight game against the Los Angeles Lakers. At ngayon, pag-usapan naman natin ng mabilisan itong si Danny Green at pati na rin ng Sixers. Matapos lang itong si Danny Green ay mag 0 of 7 sa 3-pointer last game nila, ngayon naman ay talagang rumespond na siya. Dahil alam nyo ba, tinrash talk nga ito si Danny Green. Hindi lang sa Twitter, sa internet, pati na rin sa totoong buhay. Bakit nga daw 0 of 7 siya sa 3-pointer at 0 of 10 sa buong laro? At matapos nga siguro niyan ay parang na-motivated itong si Danny Green. Dahil agad-agad matapos ng kanyang performance na ganyan, next game, siya naman ay nakashoot ng 9 3-pointers sa isang laban. Ngayon, sa laban nila ngayon, laban dito sa Miami Heat. Natay niya nga ang franchise record na itong Philadelphia with 9 3-pointers. Hindi nga siya umabot para siyang maging record holder para sa Sixers. Pero overall game napaka-solid dahil nanalo nga sila. Talagang nag-contribute itong si Danny Green. At syempre sa araw din na yan, ito namang si Joel Embiid ay talagang nagpasiklab din with 45 points. Tapos meron siyang 16 rebounds at 4 assists. 13 out of 13 din siya sa free throw line. At meron din naman siyang napaka-efficient na 16 out of 23 shooting field goal. 69% yan. Grabe. Kung napanood nyo itong laban na ito ay talagang napaka-clutch si Joel Embiid pagdating sa dulo. Binuhat niya nga itong team na to dahil si Ben Simmons ay na-fouled out nga. At hanggang sa dulo nga ay close game ang laban dahil si Tyler Hero ay nagpapasiklab din para sa Miami Heat. Pero at the end of the day, hindi nga napigilan ng Miami Heat itong career night ni Joel Embiid at pati na rin ni Danny Green. At para sa isa pang game na ating pag-uusapan ay dito nga sa laban ng Denver Nuggets at pati na rin ng Brooklyn Nets. Dahil wala pa nga si Kyrie Irving dahil sa kanyang personal reasons, itong si Kevin Durant ang nag-step up para sa Brooklyn Nets para talunin itong snack na Denver Nuggets. Itong si Kevin Durant ay nagtapos ng may 34 points, 13 assists at 9 rebounds. 1 rebound away from the triple-double itong si KD tapos yung plus-minus niya ay plus 15. At para nga tapusin ang kanyang malupit ng performance laban dito sa Denver Nuggets, siya nga ay nakashoot ng dalawang clutch basket. Nung una ay nagdrive siya tapos fade away,
Tapos yung pangalawa, yung dagger 3-pointer na ito si Kevin Durant, yung step back niya. At ayun niya, nagparang nagsarado na sa laban at sinigurado na ni KD na sa kanila na ang panalo. So yun nga ang mga nangyari sa tatlong laban na aking napanood ngayong araw. Ang Los Angeles Lakers, ang Miami Heat at pati na rin ang Sixers, at itong Brooklyn Nets at pati na rin ang Denver Nuggets. So yun lamang para sa video na ito. If you guys like the video, make sure to like the video, and if you're not subscribed, syempre mag-subscribe na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!